sa laban nila sa Marshall Mayhem, merong mga moments na nag-overcommit si Kelvin. May mga moments na hindi niya naaabot yung dapat niyang abutin. But this time, RRQ dito is willing to gamble once MBL more sa lancelot ni Kelvin. Top it all off with an Arlott na hawak ni Ferds. Crowd so, control-wise, very ready ang RRQ kahit o. But look at Lazy Esports. Yung barats na gamit ni Der. Palong-palo. This is a straight-off answer na bago ka mag-collect Ferds, nandito yung Barats with the Titona's Welcome and nandun yung layer nila with the Vexana and the Gatot Katsa. Parehas na malalim ang hugot ng dalawang coaches, ng dalawang draft ng coaches natin, and let's see kung paano nila papaganahin to. Grabe yung transition natin, no? From game 1 and the minor para sa game number 2. Draft pa lang to, guys, ha? Pero sobrang ang daming laman. Ang daming palaman na pwede mong himayin bawat slice, bawat layer. Merong kwento, katulad nga ng pag-pickoff ngayon ng somewhat namang heroes na bagong balik pa lang muli. At ngayong grand finals natin sila mapapanood. Now that we are on the game number 2, nakaisa ang RRQ Kaito kontra sa Lazy Esports. Makakadalawa ba o makakabawi na ngayon ng Lazy Esports? Because this is James Franks once more with a Suyu na from history, ito yung game na natalo sila sa Team Liquid kahapon. Mauulit ba ang resulta o mababago na ni James Punks ang kanyang Suyu? Viva RRQ for RRQ Kaito at hashtag Lazy Esports naman for Lazy Esports. It's up to you guys na supportahan na ang kanyang mga kuponan. Ito na yung pagkakataon na bumoto kayo. Ayan, kasi kanina mayroon pang mga nagta-type. Pindutin niyo rin yung mga poll natin. Pero ito yung mga pwede nating observe, gayahin, tignan pag nag-RG kasama mga friends, family, loved ones man yan. Pero ngayon, it's going to be somewhat of an early na attempt for a pick-off at magsasucceed doon si James Banks with the first blood. Napakaagang punish sa Lancelot ni Kelvin nung nakita ni Kekitat na okay, James Banks, nandito. Inabot nila agad at ang sakit ng damage na binigay. But this time, middle lane. May poke battle pa din na nangyayari. Pero nalulugi ang RRQ Kaito doon. Kelvin once more. Sumusubok na kumuha ng jungle camps pero nandun pa rin si Der para manggulo. Ngayon, makikita rin natin na ang Lazy, they're taking the high road ngayon na sila yung nagsaset ng tempo sa laban natin. Sila ngayon yung somewhat nakikita natin mas agresibo yung galaw. Pero ito naman ang sabi ni Team Joss Ortega. Game 1 palang intensa. Sunid ang panonood sa Viva RRQ. Okay, sulit daw. Pero tingnan natin kung masusulit ba nga. Game 2 na, ayan, masusulit din to. Team Joss Ortega, nanonood ka pa ba? Kasi ngayon ay first turtle, nakuha agad ni James Banks. At hindi nakokontest pa doon ang RRQ Kaito. Pero si Mingwin, si Kapitan at si X-Nova, nakikipaglaban pa rin. Andito si Der, apat to! At ngayon, mayroong Daytona's Welcome na magaganap. It's going to be another kill here para sa Lazy Esports. Sobrang iba ng early game ngayon. At nakikita natin yung persona nila that they hunt and they hunt to kill members of RRQ Kaito. Nandun yung early dominance na pinapakita ng Lazy Esports. Kelvin is still struggling. Even yung EG Boy hinahabol siya. Hindi siya pinagpapahinga. Si Kekidat laging nakatingin lang sa kanya. And si X-Nova, sabi niya parang kanina ka pa. Tutulungan ko na si Kelvin. Mamaya, makikita muli natin ang kanilang mga walang final slash na kukonekta ngayon para sa RRQ Kaito. Pero para sa Lazy Esports, ngayon, parang humihinto lang silang saglit para huminga. Tapos paghinga nila, dive na ulit tayo. Parang ganun yung nagiging galaw nila ngayon sa mapa. But look at that! James Pang, sobrang laya niya ngayon gumalaw sa ganitong klaseng setting against RRQ Kaito. Sky Piercer pa nga yung kanyang in-item. Kasi nakita niya na, aba, parang gano'y early game ha. Parang maaga ako nakakakuha ng kills. And ito yung perfect na item kapag gusto mo mag-snowball ng matindi yung Sky Piercer. Kasi kapag napaaga mong napastock, sobrang taas ng benefit. But look at CY. Ay, grabe naman tong agresibong version ng Lazy Esports. Na nakita nga natin na pa-react na pa-purify si CY. Makakatakas man, pero tignan mo si Cap. Ngayon siya ang maiipit. Mabibigyan pang muli. It's going to be 0-3 kill score as early as 3 minutes. Magpo-4 minutes pa lang tayo, Joshie Kicks. Nakapag-reset ng maayos ang Lazy Esports. After that 20 plus minutes of action na kung saan nanalo ang RRQ Kaito, eh mukhang
parang bagong Lazy Esports na nakikita natin. At ngayon, sa ibang version na nakikita natin, ibang version of events din ba ang pwedeng mangyari dito sa game number 2? Ngayon, makikita natin ang sagupaan, andyan na pagsilip, andyan na broke around. Pero look at that, Kekedat and Kelvin doon sa pinakagilid. Pinilit niya mang palayuin pero makukuha pa rin ni Kelvin ang pagong sa pagkakataon na yon. Nakahanap pa rin ng way para makalapit at gawin ang Thorn Rose Threat Recombination. Kaya naman maaagaw ng RQ kahit yung Turtle. Lamang ang Lazy Esports, yes, around 2,200. And napipigilan nila yung early snowball ni CY na unlike nung game number 1, maaga pa lang. So masama na sa ni EG Boy. Grabe! Busog-lusog na naman ang mga binibigay dito ng mga skills ng Lazy Esports. And they're not stopping there. Ngayon, may namumong tension dito sa may bandang baba. The next target, all eyes on CY. Tatama dito yung mga Deadly Grass and Curse Blast. Andiyan na nilatag na Zaman Force. Magkakaroon ng counter kill nga ba? Order Brilliance activated. Makakatakas pa si Shizu sa pagkakataon na yon. At hindi pa rin magtatantan dito ang mga members ng Lazy Esports. They want blood. They smell blood. Kapitan! They go for the blood. Pero oh nandito na ang pagdating ni Kapitan Mengwe na makakatulong makapag-secure ng kill dito para kaila CY. Ahabol yata ang RQ Kaito. X-Nova naghahanap ng dugo. Kelvin, ginugulo pa rin ni Kekedat. Pero si X-Nova, tuloy pa rin sa pag-abol. Nag-chase na ng target. Si Kekedat na lang yata ang atakin. Andyan na nga lang din ang I'm Offended play. Don't run Wolf King. Lahat ginamit. Pero may kakunatan pa rin talaga dito si Kekedat. Pero yung Tori hindi makunat. Kaya sisimulan na agad yan i-takedown ni CY. James Pax ang next target dito para kila Mingguin. Andyan na pag-atake. Pero makakaligtas pa rin naman dashing through the land. And Lazy Esports ngayon, ang medyo ngayon ang hinahuntdown ng RQ Kaito. Munti-unti bumababa ang kalamangan ng Lazy, nakakabawi ang kaharian ng RQ Kaito. Kasama na rin naman si Ferds. And ang ganda nung depensa ang ginawa nila, yung galaw ni CY kanina na nag-Zaman Force doon sa loob mismo ng Tore at hindi siya naawakan at hindi naabot ng mga members dito ng side ng Lazy Esports. Uh-huh. Pero si James Pangs ay malaya pa din. Malaya pa rin naman siyang nakakapagwasiwas. Ayan na naman si Yo na na-activate para dito sa Lazy Esports. Si Yo! Nagbabalik! Di ba? Pero ngayon, para sa RQ Kaito. Sa kanya ang target, sa kanya ang eyes. Unti-unti naman nilang kahit papano na balance kasi kanina more on Lazy Esports lang ay nangunguna. Ngayon nangunguna nga lang din sila sa mga team fights. Kelvin! Apir disappear! Kumunekta na naman dito ang mga suntok, ang wasiwas. At si CY at Kelvin ang mabibiktima. Ilalabas na naman yata si Amidamaru. Ayan na! Okay na. Uri slicing na naman. Okay. Slicing and dicing here para sa Lazy Esports. At mapayapa na naman nito ang buhay ni Man with the Million Moves as he secures the last turtle para dito sa round number 2. 5-0-0. Si James Pangs, wala pang nakakahawak kayo. Wala pa. Si Yo talaga, iba yung galawan. May kasama kasi siya lagi. May kakampi siya lagi. Pero ngayon, para sa RQ Kaito. Ayun ba yung next move? Ang pwede nilang gawin, piliin nila yung fights knowing na si CY ay hindi pa fully online. Mm-hmm. Dahil Harith yan at somehow ay napigilan yung pag-scale niya because of the lunok sa hawak ni Jizu. Hindi pwedeng basta-basta gumanyan si X-Nova eh. Kailangan masyadong maingat. But now... Pero ayan na nga, pagpasok ng Avatar of the Guardian, may kokonekta! Si X-Nova ang mabubura at ngayon sa kaninang pagmarcha ay hindi sila titigil doon. Nandito na nga lang din ang turret. Binabasag. Unti-unti na nga lang din sila umuepekto dito kay Ferds na ngayon na may angking kakunatan. CY. Si CY nagtry naman pumitik doon ng konti kaso nga lang sila ang papapitikin pabalik dito ng Lazy Esports. At di sila magtatantan. May sasalubong na James Pangs. Tatama doon yung mga arrow shots pero sa ngayon, disiplina muna para sa Lazy Esports. Konting hinga. At aatras muna, maghahanap ng better timing. And kung titignan mo din naman yung mga items na meron, Shizu is now going for that Holy Crystal. Recipe na lang ang kulang. Kompleto na yung ingredients eh. Okay. Bibilin na lang yung recipe. Bibilin nyo na lang. Nakalista na, kumbaga. Nakaabang na eh. Pero ngayon, paano ba nila lulutuin? Ano ngayon yung next method? Ano yung procedure, kumbaga, para sa recipe na to? Kailangan nilang ano pa? Bigyan ng onting angas pa itong si Kekedat sa kanyang gatot kansa. Pero okay. Mukhang sila yung sinusubukang angasa. Nandiyan yung Titonus Welcome Flicker! Ano na naman, kumain na naman ang isa. Nandun na nga lang din na pagbuntaw pero sumasabay yung ibang mga miyembro dito ng Lazy Esports. Wala na agad si X-Nova, si Ferds, pati sila Chomskers. Nagkakaroon na nga lang din na bigayan kasi si Kelvin sa pinakalikod. Ayaw patay!
pataksin dito ni Lader. Lahat na ng dashes, lahat na ng pwede niyang gawin, ginagawa niya para makatakas. Pero di sa may bandang gitna, hindi na yata makakaligtas pa si CY. Patay na rin ang pagbagsak dito ni Der. Palitan ng kills. Pero dito yung palitan ni Kelvin at Kekedat. Dalehong may K, pero sino mas may K ngayon? May kayang tumakas. Kasi sa pagkakataon na to, 2v1, makakapag-dash through pa rin at makakatakas si Kelvin sa sitwasyon na yun. Tumatahi-tahi pabalik. Akala ko lilipat na si Kelvin ng kabilang base eh. Akala ko doon siya uuwi. Nalito ng konti. Pero importante, sa kanila pa rin uuwi. Sabi ni Edison Nopias at Lazy Esports for revenge. At mukhang yun nga ang plano ng Lazy Esports. Lord! Ay mawa ko ni James Pax. Kaso nga lang, merong sakripisyo doon na gagawin na nga lang din sila Ferds at Kekedat. Pero pumapabor pa rin ang lahat ng ito para sa Lazy Esports. Dalawang pagong, isang Lord sa listahan dito ni James Tanks. Things are quite looking up here para sa Lazy Esports. X-Nova, sumusubok pa rin umanap ng setup. Ito na welcome. Umikot-ikot lang si Der. Okay, ikot-ikot lang. Okay, freestyle. Ang buhay parang gulo. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Pero si Der ay paikot-ikot lang muna kanyang taktika. Umikot-ikot lang. Pinakita niya na kaya ding sumayaw ng isang barat. Ganito pala ito gamitin. Oh. Ganun pala yun. Pero yung dalawang jungler natin... Grabe to, James Tanks and Kelvin. Ay, kaso may conceal dun sa likod. Ay, may mahahatak nga ba? Nagmamadali! Andito na nga lang din ang pag-atak! At mapapatay ba nila dito si James Tanks? At yun na nga ang Cecilio! What a shutdown kill going to Kelvin! Napakasakit, Kuya Kelvin! Hindi, Kuya Eddie! Kuya Kelvin na ngayon! At ngayon, sa pag-takedown man nila kay James Tanks, tila ba unti-unting nagka-crumble down yung ibang mga linya pa rin ng Arkyo Kaito. Teka lang, nandito na welcome. Okay, makakatakas kaya dito si Kelvin? No sir, sabi ni Chomskirt. Apat dapat. Apat ang rumesponde at mapapatay na nga lang din doon si Kelvin. Makakadepensa man sa ngayon ang Arkyo Kaito. Pero para sa Lazy Esports ngayon, ay they taking things slowly but surely na nga lang din. One step at a time, one pick off at a time, one turret at a time. Now na unti-unti namang pumapabor sa Lazy Esports sa mga pangyayari, RRQ Kaito is still struggling to find that formula para makadepensa ng maayos at mabaliktad ng laban. Ini-invade na ng Lazy Esports lahat ng jungle, lahat ng pwede nilang kunin sa side ng RRQ Kaito. At si CY, kahit pa para naman ay may damage na, pero kailangan pa din niya ng kalayaan na gumalaw at hindi binibigay yun ng Lazy Esports. Yung freedom na yon ay hindi pa rin talaga sabihin natin nahahawakan. Katulad nga sa mga hindi talaga binibigay sa kanilang Lazy Esports. Habang ang Lazy Esports, in the contrary, sila yung may kalayaan na gumawa ng ganito. Mag-compromise ng jungle vision dito nila X-Nova. And so far, lamang din naman sila in terms of numbers, net worth. Lahat ng itong pumapaborsar sa Lazy Esports. Ito yung version na hinahanap natin ng Game 1. Ngayong Game 2, nailabas nila ngayon yung gentong klase ng tapang at angas. My Lord, in 24 seconds, hindi pinapapwesto ng Lazy Esports ang RRQ Kaito doon malapit sa Lord area. Pero si X-Nova at si Kapitan Mingwin, gumagawa ng plan at nag-aabang lang ng pwedeng maligaw mula sa side ng Lazy Esports. Unti-unti umaangat at nakakakuha ng push si X-Nova. Pero ngayon, unti-unti naman ulit, tatahimik lang ng slight ang ating mapa. May mga nagmamasid na mga mata sa iba't ibang sulok dito sa Lord. Magsisimula na naman ang panibagong Lord Dance. Pusubok muli, hinahawakan ni Derang Lord. Okay, si X-Nova nakasilip lang. Dito ang konting mga pagsilip nila X-Nova. Habang sila CY, sabi nila, parang may naririnig ako dito. Parang may naririnig ako konti na gumagalaw-galaw. Parang nandito sila Kekedat. At tama naman yung hinala nila. Kaso nga lang, kahit alam mong may tao dyan, wala ka pa rin masyado magagawa. Kekedat. Pero ito pala yung gagawin nila X-Nova. Kaso nga lang, baagang nag-push through yung I'm Offended. Walang hatak ngayon ang RQ Kaito. Kanya-kanyang sayaw. Kanya-kanyang cha-cha. Si Kelvin napapagamit pa ng ulti para lang mag-check boost para kung sakaling may tao, maunahan niya. Okay. Yung Lord nalilito. Nalilito sila. Ano ba dapat ang unahin natin? Ano ba dapat yung dapat nating targetin? Kasi sa ngayon yung Lord, teka lang ha, low almost na. One bar left na nga lang din. Hinuhold to ng RQ Kaito. Sila naman ang pumalit doon sa pwesto nila there. May nag-aabang pa rin dito na masyado. Kasi si Kelvin at ang
nakakuha ng Lord dito para sa Lazy Esports. Nagbabagsakan na naman dito kahit wala ang parokya ni Edgar. At mga susunod pa nga yata sa hukay dito sila may win. Hinampas! Win na siwas ang barrel! At yan ang mga espada! Lahat ang pwedeng ibigay, binigay na nga lang din, James! Triple! What a triple kill! Lazy Esports ngayon ang nasa taas. Sila ngayon na may pagkakataon para kumatok. May Lord pang mamarcha doon sa may bandang baba. Pero dalawa ang matitira para dumepensa. X-Nova and Kelvin alone to defend. Okay. Lima pa ang Lazy Esports. Andito sila. Sabi nila wag na kayong umuwi. Kahit i-clear, kahit i-delay niyo yung mga minion. Wala minions! May Lord pa rin kami kasama. Patay si Kelvin! Ako, kanina dalawa. Isa na lang ngayon ang matitira para dumepensa. Mabubuhay na rin naman sila si Y. Pero tila pa nagmamadali dito ang mga miyembro ng Lazy Esports. Wala nang alam dito sila kaya kadat at ang Lazy Esports. Ang pagsesecure ng game number 2. 1-1 ang ating score. Nice game. Lazy Esports and RRQ Kaito, this is indeed.